kayong mga pitaka at gusto nyo na ang pitaka mo ma-bless, magkaroon ng maraming pera at magkaroon ng maraming blessing at magkaroon ng maraming swerte. Alam ko naman na gusto nyong swertihin ang inyong mga pitaka. Ngunit sa paraan ng progreso at pag-unlad at pag-usbong ng swerte, kinakailangan din natin ng isang bagay na may umuusbong. Kaya nga't sabi kong napakaswerte ng mga may kuntil. Katulad na lang ng bawang na to na may kuntil o umuusbong o tumutubo. Alam mo bang ang bagay na may usbong ay isang napakaswerteng bagay sapagkat nagre-replika ito ng pag-usbong, ng pag-asenso, pag-usbong na kapangyarihan para ikaw ay magkaroon ng isang matagumpay na buhay. Lalo pa nga't ang bawang na may kuntil na yan ay ilalagay mo sa iyong wallet. Kung hindi ka naman madalas gumagamit ng wallet, maaari mo rin itong ilagay sa iyong pitaka or kaya naman ay sa bag. Okay? So sa pamamagitan ng paglalagay ng pangpaswerteng bawang na may kuntil na yan, ay nasisigurado ko sa iyong isang proseso ito na makapag-a-attract ng maraming bagay na sa iyo naman ay ibibigay para ikaw ay kumita ng malaking pera at magpasok ng maraming pera sa iyong pitaka. Ang proseso ng blessing na makukuha mo ay sunod-sunod at talaga namang patuloy at nag-uumapaw. Isa itong paraan para ikaw ay swertihin, lalo na't ang iyong pitaka ay dumadanas ng pagkaubos ng pera madalas. Okay? Kung ikaw ay isang taong palaging nauubusan ng pera, nasi-zero balance, naghihirap, at talaga namang empty na talaga ang iyong wallet. Subukan mong gawin to, wala namang mawawala sa iyo. Napakasimpleng pangpaswerte, pero ang usbong na yan ay napakahalaga para makapagdulot ng natatanging swerte sa iyong pitaka. Ang gagawin mo lang ay humanap ka ng bawang na may kuntil katulad nito. Okay? Isang piraso lang naman ang kakailanganin natin. So, ang proseso na yan, kapag ito, bawang na to na may isang pirasong kuntil na yan, ay inilagay mo sa pera para siyang nag-a-attract ng maraming blessing na pumasok sa buhay mo. Magugulat ka na lang na sunod-sunod talaga siya na pagkatapos mo tong ilagay ay hindi mo na mararanasang magipit. Okay? Tuluyan ang pasok ng swerte, tuluyan ang pasok ng blessing at talagang nag-uumapaw. Pero katulad ng aking sinasabi, kapag ikaw ay maraming blessing na dumadating sa iyong buhay, magpatuloy ka sa buhay na maayos at gawin mo ang paraan na ang perang natatanggap mo ay hindi mo ilalagay sa walang kwenta bagay. Dapat mo itong mapalago o maipon para sa ganun ang iyong future ay maging maganda. Kasi nga naman katulad ng aking sinasabi, kung ikaw nga ay kumikita ng malaki, maraming blessing na nakukuha, pero gastador ka naman at winawaldas mo ang pera sa walang katuturang bagay, alam mo bang ang lahat ng perang iyong kikitain ay mawawalang parang bula. Kaya't patuloy tayong gumawa ng pampaswerteng katulad nito. Pero magpatuloy ka rin na ayusin yung buhay mo na anumang perang matatanggap mo o anumang halagang pumasok sa wallet mo ay pag-ibayuhin mo na papalawak, mapalaki, mapalago. Yan ang sinasabi ko. Para sa ganun ang swerte sa'yo ay hindi mawala. Kasi kahit anong swerte, kung ito ay inaabuso mo, kahit anong swerte ang papasok sa buhay mo ay panandalian lamang. Pero kung ikaw ay nabibigyan ng biyaya, blessing at pagkakataon na kumita ng pera, iniingatan mo ang bagay na to, pinapalago mo at inilalagay mo sa mga mahahalagang bagay na magpapalago dito ay talaga namang panghabang buhay mo nang dadanasin ang ginhawa. Basta't ang sinasabi ko lamang sa'yo ay huwag kang balagasta at huwag kang gumaya sa mga kaibigan mong nagyayabang sa social media pagkatapos ay wala namang pera. Kung ikaw ay kikita ng pera, ilagay mo to sa tamang proseso para sa ganun ay buhay mo ay maging asensado ng panghabang buhay. Katulad na lamang ng bawang na may kuntil na to. Ito ay umuusbong, kaya nga magandang ilagay sa wallet to dahil uusbong din ang swerte sa buhay mo. Tutubong parang bula na talaga namang
Bigla-bigla na lang maraming blessing ang papasok sa iyo. Kaya ako na pinapayuhan ka na na anumang blessing ang matanggap mo ay pahalagahan mo. Sapagkat ang buhay natin ay hindi natin masasabi kung hanggang saan lang tayo. Pero ang maganda, meron tayong naitatabi sa oras ng ating mga pangangailangan o kagipitan. Tandaan mo lamang na ang swerte ay gabay, ngunit nasa sayong palad kung paano mo palalaguin ang gabay na yan. Paluguin mo yan kung saan panghabang buhay ay mo nang dadanasin ng swerte. Dahil kapag binigyan ka ng swerte, pahalagahan mo po yan at huwag mong basta-basta baliwalain lamang. At ang mahalagang proseso na dapat mong ginagawa sa swerte na yan ay turuan mo ang sarili mo na maging maayos sa buhay. Kapag sinimulan mo sa sarili mo, ay makikita mo ang tagumpay mo ay patuloy at nag-uumapaw. Palagi kang magdasal sa poong may kapal sapagkat ibibigay niya ang lahat ng iyong kahilingan basta't ito'y taos sa puso. So, katulad na lang ang paggawa natin ng ritual na to, kinakailangan mo itong gawin ng Tuesday o kaya ay Friday. Mas mainam kung gagawa ka ng isang ritual ay doon ka pumuesto kung saan nasisikatan ng araw. Dahil ang sikat ng araw ay isang bagay na nakapagdudulot at nakapagbibigay ng mas nag-uumapaw na swerte. Kaya't kung gusto mong matanggap ang nag-uumapaw na swerte, alamin mo sa loob ng iyong tahanan ang pwesto ng sila. At dito ka magsimulang gumawa ng mga gabay para patuloy ang pag-ulad at pag-asenso ng iyong buhay. Tandaan din natin na kapag tayo ay nangangarap, sasamahan po natin ang pagkilos. Okay po, huwag po tayong laging nakahiga at nakatunganga at naghihintay ng swerte. Ito'y hindi po kusang lalapit sa inyo. Kayo po ang gagawa nito. At gagabayan po tayo ng ating pangpaswerteng ritual para ang mga kahilingan natin, ang mga mithiin natin sa buhay ay mas mabilisan nating makamit. Dahil kung ikaw ay nangangarap, pagpapatuloy mo ang pangarap mo na yan at kikilos ka, paniguradong ikaw ay magtatagumpay. At paniguradong ang lahat ng pangarap mo, gaano man yan kahirap kung ikaw ay magsusumikap, yan ay iyong makakamtan. At paulit-ulit ko pa rin sinasabi na kinakailangan sa bawat gabay o ritual na ating ginagawa ay maging positibo ka. Dahil walang sino man ang tutulong sa iyong sarili kundi ikaw lamang. Kung ikaw ay isang positibong tao, mas marami kang goal na matatanggap, mas marami kang goal na makukuha dahil ang isipan mo pa lang ay tutulungan ka ng kumilos para sa pangarap mo. Pero kung ikaw ay isang negatibong tao, ay wala na pong pag-asa yan. At wala na tayong maitutulong sa inyo. Simulan mo munang baguhin ang sarili mo. At yan nga mga ka-money magnet, ang pampaswerteng ritual natin sa araw na to. Tandaan lamang na ito'y gabay. Magsumikap, magtrabaho, manalangin, at magkaroon ng positibong isipan para lalong magtagumpay. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, ay mag-subscribe, i-like, at i-share ang video ito. Thank you very much!